pagpuri dahil sa kabutihan ng Diyos. Katha ni David nang siya'y palayasin ni Abimelech matapos magkunwang nasiraan siya ng bait. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko patatagalin, pati papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan Niya ay ihayag, at ang ngalan Niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, inalis Niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, ang aping umasa sa Kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at tusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, siya'y kinukupkup. Sila'y kinukupkup. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh, kayo na Kanyang bayan, nang makapta ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang kay Yahweh ay sumunod. Mabubuting bagay sa Kanya'y di mauudlot. Lapit ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan na si Yahweh ay dapat sundit igalang. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masabagan ng buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawit masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing lagi siyang tumutukon. Sa mga masasama siya'y tumatalikod, at sa alaala sila'y mawawala. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan Niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan, kahit isang buto'y hindi mababali. Ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa nagpapasakop, siya ang mag-iingat.